Kamusta mga kagima? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya bato ng Andromeda, kumikinang na aurang batong agimat na parang brilyante sa sinag, at taglay nitong Bertod, at kung may para saan ito, may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang mutya ng bato Andromeda ay isang sangkapagimat na nanggaling sa kalawakan. Matawag ito namin ng mga babaylan unom na mutya ng Andromeda dahil sa gabay noong engkanto ng kalawakan na siya ring pangalan ng kanyang tagapagubay. Ang mutya ng bato Andromeda ay may kapariya sila ng persa mahikagahom ng mutya bulalakaw. Ang pinagkaiba lang nito ay mas matigas sa bulalakaw na mutya kung ikumpara natin sa mutya ng Andromeda. Pero pareha din sa ibang mga sangkapagimat, ang mutya bato Andromeda ay mahirap din na mahanap sapagkat ito ay sakop at nanggaling sa kalawakan, at swerte lamang kung ito'y bugna na mapaumilalim ito sa lupa at itagna na mapakita sa isang piniling aurang tao. Tungkol naman sa katawan ng mutya bato Andromeda ay may taglay na kislap na katulad ng brilyante nito mga kagimat. Ang buo niyang katawan ay kumikislap kahit ito ay nagkahalong kulay na itim at puti. Pero makita sa katawan nito na mataas ang kanyang sidlak, sinag na tinataglay. Ang mutya ay nag-iiba din ng kulay at anyo mga kagimat, at ito ay lumalaki din mga kagimat at nakadepende kung paano natin alagaan ang sangkapagimat na ito. Tungkol naman sa taglay na kapangyarihan ng agimat sangkap mutya ng Andromeda ay may maganda itong atid na swerte sa kahit anong uri ng mga negosyo. Basta ito'y nasa mabuti lamang, ika'y kanyang gagabayan para sa pagangat o maging matagumpay sa iyo mabuting pagpalakad ng negosyo. Nagtataglay din ang mutya ng malakas na money magnet upang sa malakasang pag-attract sa aura ng pera at kamanggadan na mapunta sa iyong ginuhitang palad. Mabisang proteksyon at depensa pangkalahatan, at nakakatulong din ito na ipaliwas ka sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna mga kagimat. May malakas din ito na taglay na may kanggayuma, malakas na pang-akit at panghalina, at may kakaiba din ito na may kagahom na nagpapabata ng mukha mga kagimat, at automatic itong gumagana ang taglay niyang may kagahom bertod sa may nagtatangan o nag-aalaga sa kanya. Pangliwas sa madali ang pagkakulubutin ng mukha, at may kagahom na nagpapahaba ng edad o buhay mga kagimat. Ang mutya ay may matalinhagang may kagahom din na nakakatulong upang palakasin at palaging ipaaktibo ang utak, at may malakas na may kagahom sa pagbalansi ng ating tagsang mga emosyon. Ilagay lamang ito mga kagimat sa itim o pulang tila, at pwede din na ikwintas ito kapag maliit lang ang aura ng sangkap agimat. Pero kapag malaki ang aura nito ay mas mabuti na itago na lang mga kagimat para liwas sa bugno na katawagan. Tungkol naman sa mga bawal na sangkapagimat na ito ay bawal dalhin sa sementeryo.
bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkap agimat na ito, bawal makipagtalik kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahong. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang ay pahiran lamang ito ng Divine Old Aura para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahum. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Old Aura babaylan unom. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unom upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudes mahika gahum. At sobrang dami po nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.